for today's video ko is maglalagay tayo ng rust converter sa Steelmatic po natin kasi nandito lang siya sa labas, so ulan init yun po kinalawang, so yung Steelmatic yun po yung gagawin kong kulungan ng mga doggy dogs ko. So tara mga kuis at lagyan ko natin ng rust converter, then tapos po nun pintura, so let's go po. So mga kuis, ito po yung nabili kong rust converter. Yan siya, ang kanyang brand po is Golder. Golder ba yan? Basta yan po. Yan. Tapos isasalin lang po natin dito guys sa ating paglalagyan. Ito mga guys. Mga kuis, be careful lang po sa paggamit nitong rust converter natin kasi ma-acid siya. So baka may chance na mapasok o masunog yung ating mga kamay. So be careful po. Tapos po natin lagyan ng rust converter. Pinturahan naman natin para kahit ulan init siya dyan. Okay lang. Wala kasi ako mapaglagyan sa ano na hindi siya mauulanan o mainitan. Kaya tiis siya dyan sa labas. So ito po. Tara, let's go. Yan mga kuis, may naumpisahan na ako. Tingnan nyo mga kuis. Kitang-kita, di ba? Ang kintab na agad ng ano. Unlike dito, yan yung may mga kalawang. Amazing. Na-amaze lang ako mga kuis. Kasi ang bilis niyang matanggal ng mga kalawang. So, yan. Ganito lang mga aking ginagawa mga kuis. Yan. O, di ba? Amazing! Yan mga kuis, kung may gagawin talaga akong mga project, talagang minamano-mano ko lang yun. Kasi, you know, hindi sa lahat ng oras mayroon tayong aasahan. Kailangan, kahit sa mga simpleng bagay na mga ganito, mga ganyan-ganyan, dapat alam natin mga kuis, lalo na sa mga kababaihan dyan, no? Hindi naman sa lahat ng oras may tutulong sa atin. So, kailangan, alam natin, no, yung guys, tuloy natin yung ating pagpintura. No, mga magpintura na po tayo ngayon ng ating mga Steelmatic. So, gagamit po ako ng Triton at paint thinner para hindi po basta-basta. At unang coat po is kumapit talaga sa ating ano, sa ating Steelmatic. Max, anong ginagawa mo? Ayan po si Max. Hi Max. Yan, anak po yan siya ni Basha. So, tara, start na po tayo. Bali, ito po yung paglalagyan ko mga kuis. Ayan, nagkat ako ng galunan dyan. Nakita ko lang. Ito yung tinatang brush. As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can.
hide you, to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. So ayan mga boys, tapos na. Tapos ko na pinturahan yung aking mga stelmati. No. Bukas, bali, dudublihan ko na lang po ito sila ulit para mas maganda yung pagkaka, ano ng pintura, pagkakapit. Tapos, then pagkatapos po nito, yung mga angle bar na naman. Ayan o, no, nakita nyo po yan, yung sa taas na yan. Yan yung mga angle bar ko, ginawang sampayan na. Di ba, ang galing? So, bukas po ulit. Bye-bye! So, ayun nga po. Tapos na ako magpintura ng aking mga stelmating. Tingnan nyo, ang dumi-dumi na naman ng kamay ko. Pero, enjoy po. Siyempre, nag-i-enjoy tayo sa mga ginagawa natin. Eh. Ano lang dapat, masaya po tayo sa ating mga ginagawa. Then, ito po yung ating stelmating. Panoorin nyo. Susunod naman po natin is yung ating mga angle bar. So, ito po yung ating mga angle bar mga kois. Panoorin nyo kung gaano ka kapal na yung kalawang. Ito po. Nakita nyo naman, di ba? Sobrang kalawang na ng ating angle bar kasi dyan lang siya nakalagay sa taas, ginawang sampayan. Kaya ngayon, kaya ganun ulan init. So, na ano talaga, kinalawang. Kaya kailangan pinturahan din po natin. Ay, tanggalin muna natin yung kalawang gamit nitong rust converter natin. Ayan. Then, bukas po saka natin ulit pipinturahan. So, let's go! Gibson, I will do everything I can for you. Magandang hapon po. So, ayan. Kay gising ko lang. Kahapon, tapos na po natin lagyan ng mga, ng rust converter yung ating angle bar. So, this time is pipinturahan na naman po natin siya para goods na. So, ito na yung angle bar natin na nalagyan ng rust converter mga kois. Diba mga kois, ang linis na. So, tara, magpipintura na po tayo ng ating angle bar para mas lalong gumanda po yung ating mga angle bar at hindi na siya basta-basta kakalawang.
I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the blood.